The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-Midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang lalaki na sinamahan ng kanyang lola sa mga huling araw nito, kung saan nakakakita ito ng espiritu na tila ba sinusundo ang kanyang kaluluwa. Sa ospital kami ng ilang araw at sinabihan ako ng doktor na hindi natatagal si Lola kapag inatake pa ulit dahil sa edad nito. Tinanggap na ng aming pamilya ang kanyang kalagayan. Si Lola Pasing ay napakabait na lola sa amin, kaya naman kaming mga apo ay malapit sa kanya noong kami ay bata pa. Lagi niya kaming binibilhan ng mga maliliit na regalo at masarap itong magluto. Kaya naman nalungkot ang buong mag-anak nang mabalitaan bilang na ang mga araw nito. Ako ang nagpresenta na magbantay muna sa kanya ng ilang gabi. At napansin kong may kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang kwarto. Sinubukan kong kausapin si Lola at nagulat ako nang magkwento siya sa kanyang nakikita kapag siya ay mag-isa lang. May hugis daw ng espiritu ang nakatitik sa kanya nitong mga nakaraang araw at nararamdaman niyang ito daw ang kanyang sundo. Lumiliwanag daw ang mga mata nito sa dilim at lumalabas daw ito kapag nararamdaman niyang nanghihina na siya. Buong gabi akong nakipagkwentuhan kay Lola at sinabi niya na alam niyang malapit na siyang mamatay at gusto na daw niyang makasama ulit si Lolo Dodoy. Narinig daw niya ang sinabi ng doktor na pahina na siya ng pahina at bilang na ang kanyang mga araw. Mahigit 50 taon silang nagsama ni Lolo Dodoy at nang mamatay ito, 5 taon na ang nakalilipas ay grabe ang ibinagsak ng katawan ni Lola Pasing. Doon nag-umpisa magkaroon ng maraming sakit si Lola at lagi niyang sinasabi na si Lolo daw ang kanyang lakas. Pinagpahinga ko muna si Lola sa kwentuhan at sinisilip-silip na lang siya habang siya ay natutulog. Nagtaka ako dahil nakaramdam ako ng malamig na presensya sa loob ng kwarto niya at sumilip ako. Nanigas ako sa takot nang may makita sa kanyang kwarto. Kitang-kita kong may nakatayo sa gilid ng kanyang kama habang siya ay natutulog. Tila ba siya ay hahawakan na nito para kunin. At napatigil na lang nung dumating ako. Pagbukas ko ng ilaw ay naglahong bigla ang hugis at nagising si Lola Pasing. Pinaliwanag ko sa kanya ang aking nakita at sinabi niyang kung hindi ako dumating ay baka hindi na siya nagising pa dahil sa pagsundo sa kanya. Napansin kong nakakunot ang noo ni Lola na tila ba may bumabagabag sa kanyang isipan. Sinabi niya na hindi niya nararamdaman si Lolo Dodoy. Inaasahan daw kasi niya na ito ang susundo sa kanya, ngunit nagtataka siya dahil mabigat daw ang presensyang dumadalaw sa kanya. Sinabihan ko siya na magpahinga na lamang muna. Noong gabing iyon ay napansin kong tila ba binabangungot si Lola at tumataas ang kanyang BP. Kaya naman nagtawag ako ng mga nurse at ginising siya. Nang dumilat ito ay sinabi niyang dinadalaw na daw siya sa kanyang pagtulog ng kanyang sundo.
Nasakal daw siya nito sa kanyang panaginip at balak siyang saktan. Sinisigawan daw siya nito at isasama na daw siya sa impyerno. Ramdam ko ang takot sa kwento ni Lola at sinabi pa niyang hindi pa siya handang mamatay kung sa impyerno lang siya mapupunta. Kilala daw niya ang sumusundo sa kanya at hindi si Lolo Dodoy iyon, kundi ang kanyang unang asawa. Bago daw niya makilala si Lolo ay kasal daw siya sa ibang lalaki, ngunit sinasaktan siya nito at binubugbog. Nagbago ang lahat ng iyon isang araw. Nalaman ni Lola na buntis siya at nang sabihan niya ang kanyang asawa ay binugbog daw siya nito sa tiyan hanggang may lumabas na dugo sa kanya. Nandilim na ang kanyang paningin at sinaksak ang lalaki hanggang mamatay. Nagtago siya ng ilang taon para makatakas sa kanyang nagawa. Si Lolo Dodoy daw ang tumulong sa kanya sa panahong iyon. Napaka maalaga daw nito at maunawain sa kanyang pinagdadaanan. At minahal siya nito ng lubos. Kaya naman hindi siya makapaniwala na pupunta siya ng impyerno sa kanyang pagprotekta sa sarili. Noong kinagabihang iyon ay nanghihina na si Lola at umiiyak dahil ayaw nitong mamatay kung hindi si Lolo Dodoy ang kanyang makakasama. Hindi daw niya tanggap na makakasama niya sa kabilang buhay ang taong nanakit sa kanya at kumitil sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Pinagpahinga ko na siya at binantayan sa kanyang kwarto. Habang siya ay natutulog, ay napansin kong binabangungot ulit ito at tinatawag ang pangalan ni Lolo Dodoy. Sinusubukan kong itong gisingin, ngunit hindi siya magising. Maya-maya ay bigla akong nakaramdam ng mainit na presensya. Napansin kong nakatayo sa tabi ni Lola ang espiritu ni Lolo Dodoy. Kumalma si Lola Pasing at ngumiti habang natutulog. Maya-maya ay narinig kong tumigil na ang tunog ng mga makina at agad na tinawag ang mga doktor at mga kamag-anak namin. Idiniklara na nilang patay si Lola at tahimik ang pagkamatay nito. Nagluksa ang aming pamilya, ngunit kahit papaano ay masaya ako. Dahil alam ko sa mga huling sandali ni Lola ay tinulungan pa din siya ni Lolo Dodoy at sinundo ito papuntang langit. Sa kwento ni Lola Pasing at Lolo Dodoy ako naniniwala na walang makakatalo sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig, na kahit sa ating mga huling sandali ay sila pa din ang magbibigay lakas sa atin. Naway makahanap din tayo ng taong dadamayan tayo at sasamahan hanggang sa kabilang buhay, tulad ni Lolo Dodoy na naging sumunod ni Lola.